I-exit tayo ngayon, okay? Okay, exit tayo ng Grover Canyon Road. So, nag-drive na tayo last time sa winding road. Ito parang review na lang siya. So, exit ka, keep your speed, signal to the right. Tapos pagpasok mo sa ramp, i-braking mo siya. Okay? Para kailangan mo ng distance. So, pagdating doon sa dulo, mayroon siyang stop sign. Ngayon, magle-left turn tayo. Ngayon, ang stop sign doon, apat. So, it's a four-way stop sign. Okay? So, ibig sabihin doon, I first come, first serve. So, kailangan makita mo, approaching ka pa lang, kung sino ang naunang huminto. Okay? So, you should know your rights of way. Kasi pag na-miss mo ang right of way mo, eh, mahirapan ka na pumasok. Lalo na kung crowded siya. Kasi they will take their rights of way also. No, let's make a left turn. Yeah, okay. So, braking. So, pag stop sign, one by one yan. Huwag kang susunod doon sa, ano, sa nauna. Ayan. Maganda dito ang view. Tingnan nyo. This is California. Bundok-bundokin. Okay, so titingnan mo nga kung sino ang mga nandoon. Okay. So, okay, you're next. Sige, hinto. So, siya. Tsaka siya. Ikaw ang kasunod, ah. So, bantayan mo yan. Okay, good. Now, go. Go now. Okay, good. Ayan. Okay. Now, first lane. Okay? Kasi galing ka sa one lane. So, you always end up in the lane where you came from. Which is the left lane. Okay? Okay. So, ito na naman. Meron na naman stop sign. Okay? So, always stop sign din yan. So, alam mo na yon. First come, first serve. Good. See? Ayan. Okay. Good job. And then, you stop. Okay. Good. 1, 2, 3. You go. 1, 2, 3. Ayan yung sinasabing left, right, left na scanning. Okay. Ayan. So, nakita mo yung sign na yun? It means the lane will end. Okay. So, yung sign na yun na parang letter T. Nakikita mo ba yan? Yung letter T. Ibig sabihin mayroong parating na kalsada pupunta sa iyo. Ahead. So, 50 miles an hour. Okay? Nakita mo ba yung solid yellow line sa middle? Yes. Na nagdi-divide ng lane. Okay? So, this is only two lanes. One in each direction. Ngayon, kung sakaling mabagal ang sasakyan sa harapan mo, sa tingin mo, allowed ka bang mag-cross sa solid yellow line para mag-overtake ka doon sa sasakyan sa harapan mo? No. Why? Because two lane only and... Because, ano ba ang yellow? Solid or broken? It's solid. Yes. So, hindi ka pwedeng mag-crossover sa solid yellow line to pass by the vehicle in front of you. Kahit na yung sasakyan sa harapan mo ay napakabagal kasi illegal yun. Okay? Pero, tingnan mo sa side, wala siyang bike lane. Okay? Minsan mayroon, pero minsan wala. So, ibig sabihin, yung bicycle ay allowed mag-drive sa lane mo. Kasi equal rights yan eh. Okay? So, that's the only time na pwede ka mag-cross sa solid yellow line to pass by the bicyclist. Pero hindi sa sub-vehicle. Okay? Pero kailangan, kung dito banda ang bicycle, hindi ka pwedeng mag-overtake. Bakit? Hindi mo makita ahead. Baka mamaya mayroong parating. Okay? So, you have to be patient driving behind the bicyclist until you can see the area where you can see far enough that you know that you can cross over the solid yellow line to pass by the vehicle and go back into your lane safely. Okay? Okay. So, okay na ba tayo dyan? Okay, so pag winding sa left, ang guide mo, doon dapat ikaw nakatingin sa yellow line. Pero hindi sa sasakyan ha, kasi maduduling ka dyan. Okay. Ngayon, pag winding pa right, ang kalsada, doon ka titingin sa line sa saan? Yes, sa white line sa right side. Okay, so approaching ka, kailangan bitawan mong gas. Okay, kasi pag naka full speed ka, tapos turning ka, ano siya? Magsiswerve siya. Okay. Magsiswerve siya sa left. So, delikado yun. Kasi pag ganitong tight ang kalsada, tapos winding siya, hindi ka pwedeng tumapak doon sa line, sa yellow line. Kasi, pwede rin silang tumapak doon. Hindi pwede yun. Diba? Ngayon, medyo wide na ang kalsada.
pwede ka nang tumapat. Woo! Joke. Kinabahan ka ba doon? Nakakakabahan, no? But, oops, lumalabas ka sa white line. Okay? Okay. Ngayon, okay, so tingin ka sa right side. Release the brake. Okay, good. Now, dadagdag mo ng konti. Kasi alam mo kung bakit. You cannot stay in the area where nobody can see you. I mean, you cannot too slow. Hindi pwedeng masyado ka mabagal sa area ng walang nakakakita sa iyo, yung parang hidden siya. Okay? Kailangan consistent ka. Ang technique dyan is approaching. Hindi mo kailangan ng gasolina ngayon dahil pababa siya. Okay? So, control the speed by touching the braking. Okay? You're 50 miles an hour. You're doing great. Magaling ka naman eh. Diba? Hey. Uy! 45 miles an hour. Okay. Oo nga. Diba? Yan tapang-tapang mo. Kung ano ang shape dyan sa arrow, yan din ang shape ng road in a 200 feet. So, approaching ka sa winding, slow down a little bit. Sa kalagitnaan ng turning, bitawan mo braking. Lagi mo ng gas. Para ang speed mo ay consistent. Okay? Yan. Ganyan. Yeah. Okay, good. Yun namang yellow line, speed limit, recommended naman yan eh. Kung dry ang kalsada mo, if you can go more than 35, it's okay. Okay? Pero pag madulas, kauulan lang, you have to go to the recommended speed. So, tingnan mo sa likod. Ilan ba ang sasakyan sa likod? Marami, di ba? Marami. Oh, lagyan mo ng gasolina kasi you cannot block the traffic. Kung titingin ka sa rearview mirror at saka 3 or more cars behind you and then you are driving slower than everybody, ano ang gagawin mo? Sige nga. Over. Yes, see? Ang talino mo talaga. Okay, hahanap ka ng turnout. Ngayon, magpupullover ka sa right side at you have to let them pass kasi yun ang rules. Okay? Pero, in general driving, you have choices. It's either you can go faster, okay? Or you can pull over. So, ayan. So, yun ang choices mo. Pero sa written test, isa lang talaga ang specific answer doon. If you see in the rearview mirrors that there is 3 or more cars behind you, you pull over to the turnout and let them pass, okay? Okay, good. You're doing good. Ayan. Diba? Okay, good job. Ang galing-galing mo naman eh. Okay. So, next lesson mo, magpe-prepare na tayo sa exam mo. Oop, huwag ka masyadong gigili dahil mayroong maliliit na cliff doon. Pag ang tires natin pumasok doon, hindi natin makakaakyat. Iiyak ng sasakyan natin. Sabi, ayoko na dito! Ayoko na dito! Ilabas mo ako dito! Mabutas pa yung kulong. Pagbutas yan, sigurado. Ayan, you're doing good. Okay, so malapit na matapos ang winding road, okay? So, malapit ka na being free. Ayan, good job, okay? Good, so darating tayo dun sa intersection. Okay, so magle-left turn ka doon, okay? So, bitawan mo ng, ang gas mo. Ayan, okay, good. Okay, so start braking. Kasi approaching ka sa narrow area, okay? Harder pa. Okay, good. Left turn. Signal. Okay, dito ka, dito. Braking, harder. Good job. And stop behind the limit line, right there. Good job. See? Galing-galing mo nga eh. What can you say on the winding road? Sige. Parang roller coaster. Parang yun. Parang roller coaster. Parang rolling coaster. Tapos mabilis pa man din. Tapos may mga nakasunod sa iyo. Ilan na sila? Ilan sila? May sign ako dyan sa likod. Oo nga. May sign na sa driver sa likod. O tumigil kayo dyan. Yeah. Follow the leader. Follow the leader. Follow the leader. The leader of the band. Yeah. Okay, so now, okay, so patayin na natin ang winding road mo. Tapos ka na sa winding road eh. Relax, relax. See, babay na. Ano ba masasabi ko sa winding road sa hubby mo? Roller coaster! Okay. Okay, bye-bye. Ano ba kayo? Saturday, no? Happy Saturday. Happy Saturday. Okay. Happy Sabbath day. Magsimba muna tayo.